So bagsak siya ngayon dito sa may dream loft natin. Ayan, dito siya napabagsak ngayon. So patay agad pagkabagsak. Ayun, so what up sa inyo mga pus dyan, ano? So meron tayong bad news ngayon, yung kakatapos na natin magliha, magtrabaho dito sa may bahay, kaya ganito pa rin tayo. Ayun, so hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakakapagwalis dito kasi nga may ginagawa tayo. At bad news, dahil namatay isa nating young bird doon, no? Ayun, so dala-dala na niya. So ayan yung ibon natin. So bad news kasi yun pa naman sana yung pang summer natin, kayong warrior. Kaya gusto nyo makita, samahan nyo ako, tara. Ayan, kala kasi natin na araw ngayong araw, kaya ayun, medyo basa pa rin talaga kasi umulan pa rin kagabi. Pero medyo maaraw naman ngayon, kaso nga lang basa pa rin yung mga dapat nating alisin dito, no? And so ito, ayusin ko na sana kanina, kaso bigla akong tinabad. Eh, kulang tayo sa may hollow blocks kasi ito hindi sapat, no? So ilan piraso lang yan, lilima. Tapos ito pang anim yun nandito, kasi ang gagawin kong kulungan dito ng bibe, puro hollow blocks lang sila na itlugan. Tapos yung yerong natitira isa kanina, dito natin ilalagay ng pahaba. Ayan. Tapos so siguro is medyo yaasog ko na lang doon, para kung yung ulan bumagsak man dito, hindi matatalsikan yung itlog ng bibe. Para naman sa ganun, dumami na yung bibe natin, kasi hindi na dumadami. Ayan, dahil nga wala sila maayos na kulungan, ano. Pero dito ayusin na natin to. Ayan, tignan na lang natin ng mabuti. O siguro dito ko na lang ipesto, no? Dito ko na ipesto. Ah, okay pa pala kasi may mga hollow blocks pa pala dito, no? So dito ko na lang siguro ipepesto yung bubong, para pag tumulo to, doon babagsak sa may bubong. Pag kasi dito natin nilagay, baka tumalsik lang yung ano, tubig, matalsikan lang itlogan nila, so mabubuhok lang din, no? So yun, iusin na lang natin yung siguro bukas. Okay na, papakita ko sa inyo. And so sa ngayon, ang asik ko, suhin muna natin, namatay nating isang dito. Ayun, so ito yung mga ano natin, mga natitirang young birds. So bali anim yung young birds natin dito ngayon, pero yung lima dyan is yun lang yung pang summer natin. Yung isa dyan hindi. Ayan, yung isa na yan, oh. Ayan, yung itim na yan na velvet. So ano yan, kasi pang cooling natin yan this coming year. Yun eh, ngayong year na pala, hindi na this coming. Kasi yung pang anim sana natin na young birds, ito na sana yun yung namatay. Kaso nga lang, yun nga, di ko alam kung bakit siya namatay. So nilipat lang naman natin yung kulungan doon, hindi naman sila nauulanan. So basta wala tayong idea kung bakit namatay. So sigla naman sila kahapon, no? And so tignan natin nang mabuti. So ito yung namatay nating ibon, no? So blue check yung kulay niya, so na-adapt niya yun sa may tatay niya. Kasi yung nanay niya yung namatay is yung red check. So ito yung ibon natin na namatay. So kawawa naman, ayan, no? Kitang-kita nyo naman, naka-club ring pa yan ng apa, ayan. Tapos ito is comring lang, ayan. So ano to, FR, ayan. So napanganda pa naman ng ibon na to, so sayang lang is namatay. So magpapasuksok na lang ulit tayo kay Tito Arce. So na-chat ko naman na siya. So sa may Sabado natin kukunin or ibibigay yung singsing. Ito lang din, naalisin natin yan kasi mahal ng singsing na yan. 150 isa yan, no? Ayan, so yung isa doon, yung kapatid nito, hindi kasi natin sinuksukan kasi isa na lang available natin na singsing at ito yon. Ayan, so sa ngayon is ililibing na lang namin to, kung doon sa may likod namin. So ililibing na lang natin to, pero alisin muna namin yung singsing niya sa may pa. So alisin muna, bricks. Ayan, so ito na yung ring niya, no? So medyo madumi lang, so lilinisin na lang natin to pagka isusuksok na natin sa may ipapasuksok natin kay Tito Arce. Ayan, so dalawa to, kaliwaan, kabilaan pala, hindi kaliwaan. Ayan, so FR na up pa, tapos sa may comring lang. Ayan, so goods na goods to, lalagay natin to sa may pangkompleto natin. Kaso nga lang, ang disadvantage lang, malilid siya, no? Kasi itong mga to, nabibitaw-bitaw ko na dito. Pero hindi lang tayo makapagpalipad ngayon kasi nga, ayan, paiba-iba yung panahon, uulan na araw. Siguro mamaya kung tuloy-tuloy naman yung init, baka pakawalan natin to. Siguro ngayon, pakita ko sa inyo na pakawalan natin to. Sige nga, pakawalan. Ilibing muna pala natin yan, tara. Ayun, ano, so dito na naman natin siya ililibing. So nagilibigan na ng kalapati itong taniman natin ng ano dito, pagpakain natin sa mga rabbit natin tuwing umaga. Ayan. So dito lang natin siya ililibing, no? Dito sa may part na to, sa may malambot. Kasi dito malambot, sa iba kasi matigas. So nalibing na namin yung ibon, ano? So sa mga taga Aurora dyan, baka may gusto magpapintura, so punta na kayo dito, bibigyan ko ng discount. Ayan, sa mga gusto magpapalit ng kulay, kung papamotor man o sasakyan, so punta lang kayo dito sa may along the highway, barangay San Jose, likod ng elementary school. Yeah. Eddie Wong! Debris, pakawala mo na lahat ng ano, young birds. Tuturo ko na lang sa'yo. Kasi dito, hindi natin pwede buksan kasi sasabay yung iba. So ang pwede lang natin pakawalan, yung mga young bird lang natin. Napang summer. Ayan, ilabas na lang niya dito isa-isa. Nandito ko tinilalagay kasi nababasa dito, no? Iusin na lang natin next time. Ayan yung unang young bird natin. Ayan, pakita mo sa akin, baka maiba ka ng labas, ha? Ayan, sige, good yan. Ayan, no? So dito lang sila, pinapatambay ko lang sila. Nasa ganon, pinaranda na natin sila is goods. Ayan, tatlo pa. Ayan, yung puti na yan. Yung nasa may taas. Ayan. Hindi, ayan. Mabait lang yan, mahilap lang dyan yung matatanda. Dalawa, ay pares, kabilaan mo, may ano eh. Si ano yan? Si Luningning yan.
di ba? Ayun si ano, si Uno. Ayan, ayan naman si Between. Si Between yan. Oh, sige, 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 sige. Bilugan yung katawan nito. Yan. Nasaan na yung binigyan ni... Yung isa ano? Pa, yung isa pa. Sige, Arce. Ha? Lado ayun, yung nasa taas. Isa pa. Nasa, apat pa lang yung nakawala. Nasa taas eh. Ha? Sa taas. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ay, oo nga, nasa taas yung isa. Ayan, so pababain lang natin. What's up, mga puts? Ayan. Sige, labas mo na yan. Siguro naman makatambay naman sila at ginalool sila makalabas. Samantalahin na natin yung ganda ng panahon, no? So, sara lang natin. Nasa ganun, di makalabas yung iba. Asa na sila? Dito na ata. Ayun, nandiyan sila sa may gilid. Nagtatambay dyan. So, bahala lang sila dyan, no? Sige. Ayan. So, all good. Si mga ibon natin is nakabitaw na. Ayan, so, shoutout na naman sa kamyas na to. Pahirapan na naman maglinis pag malalaki na sila. Ayan sila, oh. Ayan, so, hinahaya ko lang sila dito tumambay. Nasa ganun is, once na ipa-loply natin sila or i-force fly, hindi sila pumitik agad. Sanay na sila dito. And yun nga lang, kailangan na ulit natin magputol-putol na naman ng mga kahoy dyan kasi sa gabal na naman yun pag nag-dry training na naman tayo, no? Eh, alam nyo naman yung piston loop natin, pangit. Bukod sa mababa, mapuno pa. Ayan, so ang kailangan lang natin talaga dito, siguro soon, putulin natin to, tapos pataasan natin itong loop natin. At sa ganun, kumbaga galing ng karera, imbis na tatambay pa sila dyan, direkta na agad sa trapdoor. Kasi dito, ang problema... Dahil nga mababa yung kulungan natin, tatambay muna sila dyan or dito bago sila pumunta doon, pumasok, no? Kasi nga mababa talaga to. Ayan, pero overall goods naman, so wala naman ano, aber yan ang nangyayari. Ayan, so ngayon pala naman tayo kakarera, kaya masusubukan pa lang natin. Ayan, so goods na sila dyan, hayaan na lang natin sila. So mamaya na lang natin sila papasukin pagka nagpatukaan na. Tapos tong gagawin ko muna dito, iswawalisan ko na lang muna para bukas rekta na lang nalagay ng mga hollow blocks ayos sa may kulungan ng mga bibe, no? Ayan, to saharangin din natin to para na sa ganun din sila lumalabas-labas. Ayan, so all goods, linis tayo muna. Ayan, so dahil sinipag na tayo, so ituloy-tuloy na natin. Ayan, so ito, ayusin na rin natin yung kulungan ng bibi ngayon. Isasabay na natin para isang araw na lang, para bukas chill-chill na lang tayo at may palaka pa dito. Ayan, so shoutout sa'yo. Uy! Shoutout sa'yo dyan. Ayan, so ayusin lang natin to, ililipat lang natin siguro dito sa may gitna. Ayan, nasa ganun, nais hindi sila makalabas dito, no? Ayan, so tara, harangan lang natin. Tara, bricks! So okay na, nagawa na rin namin yung kulungan ng bibi, no? So bukas ko na ilalagay yung talahib kasi basa pa. So bibirad ko na lang siya sa may araw. So ganito siya tignan. So pure bubong yan. So sabi ko sa inyo, dito natin ipepesto kasi nga para yung malalaglag dito yung tubig dito dederecho. Kasi pag dito natin pinesto sa may side na to, may tendency tumalisik yung nilalaglag ng tubig nito dun sa may itloga mismo, no? So dito is goods na goods. So ganyan siya sa may ilalim. Ayan, so lalagay na lang natin yung talahib dito bukas. Lalagyan rin natin ang patungan yung talahib na sa ganun hindi siya mabasa, no? Kasi yung lupa mababasa. So may tendency mabasa yun pag wala siyang salop yung talahib. So doon natin siya idudulo o kaya dito. So bahala na siya dyan. Ang lakas na itloga niya, isa lang naman yan, no? So sana dumami na sila. Ayan, at syempre lalagyan natin ng konting pabigat dito sa may taas. Ayan yung dalawang kahoy na, no? Kung umangin man ng ano, hindi sila agad malaglag. At ayun, andun sila sa may bubong. Ayun, no? Yan ang gusto ko sa inyo, diyan kayo tumambay. Alright, so nagpapaaraw sila kasi ngayon lang umaraw dito, no? Kasi kahapon, tas kaninang umaga hindi maaraw. Kaya ayan, sinusulit nila magpaaraw. Ayan, no? Goods na goods sila gawin. Yeah. Eddie Wong! Ayan, so shoutout kay Greg Bradley Villanueva, kay Peplop TV, kay Carl Torres, tapos kay Daryl Piñanola, tapos kay Virgilio de la Cruz, at saka kay LJTV Official, kay Medel Camo, and then kay Mel Tiglao, kay JT Slope, kay Jendrix Ricacho. Ayan, so shoutout sa inyo lahat, no? So dito na rin natin tatapusin yung video natin for today. So maraming salamat sa panonood. Happy flying and stay safe sa inyo, mga poots.